Magandang araw po ang sumaating lahat mga Orsolino at ito po ang kwentong Orsolino, Prinsesa ng Binangonan. Tayo po muli ay nagsasama-sama sa ating bagong kwentuhan upang ating parangalan ang Prinsesa at Patrona ng Binangonan, si Santa Ursula. Kasama po natin ngayong araw ang isa sa mga deboto ng ating pinakamamahal na patrona, si John Mary Lloyd Manuel Daost. Kuya Uno, magandang umaga at maraming salamat sa pagpapaunlak sa kwentuhan natin ngayong umaga. Salamat, Brother Jestern, at isang mapagpala at magandang umaga po sa lahat ng mga deboto at mga namamanata sa ating pinakamamahal na patrona, Santa Ursula, dito sa Binangonan. Ang prinsesa at pinakasin ng Binangonan. Isang malaking karangalan po para sa akin ang mabigyan ng pagkakataong ito na maibahagi ang aking karanasan at mga himala at mga panalangin na natupad sa tulong at panalangin ng ating mahal na patrona, Santa Ursula. Kaya ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa pangunuan ng ating parokya, Santa Ursula Parish, lalong-lalo na sa inyo po sa Social Communications Ministry ng parok. Ito nga ay katulad ng ating kwentuhan kanina, no, bago tayo magsimula. Ang naisin lang natin dito ay mas mapakilala pa ang prinsesa at patrona ng Binangonan. Siguro simulan din natin Uno, no? Natawagin na nakita ang Uno kasi alam ko naman na yun ang iyong palayaw, no? Uno, simulan siguro natin ang ating usapan ngayong umaga. No? Paano ba nagsimula yung devotion or yung pananampalataya or pagkakaroon ng ganito kasindihing devotion mo kay Santa Ursula? Well, kaya Justin, kung babalikan natin yung pinaka-umpisa talaga nitong devotion na ito ay mula nung magkaisip ako. Mula nung naging mulat ako sa realidad ng buhay, nagkaroon ako ng isip. Nakwento sa akin ng mother ko, ng yumaong mother ko na ako daw ay galing kay Santa Ursula. Ngayon, tanong ko bakit? Bakit ako nang galing? Paano nga? Bakit? Diba? Ganito ang kwento niya. Kasi ang mahal na patrona ay laging dumadalaw sa mga barangay, sa mga pamayan na nasakop nga. That time, sakop pa ng Santa Ursula Parish ang Barangay Ithan, kung saan ako nakatira, saan kami nakatira. Ang aking mother noon ay organista ng kapilya. Siya ang tumutugtog sa bawat misa. At ang sabi niya, nang dumating ang mahal na patrona, yung ating kaliherang imahe, napakaganda talagang, napakaamo, walang kupas. Sabi ko nga, hindi tumatanda. Ganun pa rin at ganun na. Napakaganda. Napakaganda mula noon hanggang ngayon. Binabalikan ko yung mga picture bago mag-start ang interview, binabalikan ko. Sabi ko, ito pa rin ang itsura talaga. Parang hindi kailangan ng engkarna. Diba? Parang napakaganda. Sabi niya, lumapit siya dun sa imahin at nagdasal siya. Sabi niya, tulungan siya ng mahal na patron sa Santa Ursula na magkaroon ng anak. Kasi lately lang, nung namatay si mother noong December 2020, noon ko lang nalaman na siya pala ay nagbuntis na after niyang ikasal ng December 1998. Okay. Dito siya kinasal actually. Ano pa nun yung Santa Ursula, ewan ko kung parang triangle or something. Parang tinakpan siya gawa ng Christmas season. Ganun. So, nabuntis na pala siya noong time na yon. Then, nakunan siya sa kasawaang palad. Pero, parang 2 weeks or 3 weeks, dinala niya yon ate ko o kuya pumantin. Kung sino man yung nabuo. Sino man siya. So, parang at that time nabigo. Nabigo siya na sabi niya, parang wala ang pag-aasang magkaanak. Kasi maraming karanasang medical na hindi maganda ang aking mother na aksidente. Na ano, actually, ang dami niyang stitches sa katawan. 13. Ang dami. Bago kamatay. 13. Na operasyon. Ginawa. Kasama yung pagbiyak sa siya. Ang dami niyang pinagdaanan din pala ni mother mo. Napakadami. Before. Kaya ganun na lang yung pananalangin niya talaga na magkaroon ng anak. Siyempre, dahil gusto niyang magkaroon ng anak, gusto niyang maiparamdam yung pagiging ina niya. Ngayon, dahil si Santa Ursula ang
talagang noon pa man, ang turing talaga ng mga tao ay ina ng binangonan. Kumbaga siya ang lapitan talaga. At itong simbahan natin, inang parokya talaga ng simbahan, arang ibinigay niya kay Santa Ursula na gusto kong maging ina rin, gagaya mo. Hindi man sa maraming anak, kahit isa lang, bigyan niyo ako ng isang anak. Sabi niya, ito pa yung naalala kong sabi niya, si Santa Clara daw ang nagbibigay ng anak. Oo. Pero, nangingi siya kay Santa Ursula kasi hindi niya kayang pumunta ng Obando. Hindi niya rin kayang sumayaw. Layo. Layo. Tsaka, mahirap ang buhay. Oo. Kaya, yun, nag-ano siya, nananangin siya kay Santa Ursula. At kung bibilangin ang birthday ko po, eksakto, ay July 20, 2002. So, 9 months back. It's 9 months back. October. Kung isasakto natin, oh, Kuya Jess, October 20, ako pinagliki. So, sa within the Feast of St. Ursula, yes, para palagang pinag-adya pala talaga na ibinigay noon na isang taong sila. Kaya nung ikwento niya sa akin yun, sabi ko, oh nga no, ang galing. Kasi, nagdasal ka nun eh. I mean, October yun, panahon ng Dalaw Patrol. Oo, oh, sal ka. Binigyan agad. Binigay agad October, sabi na natin, October 20 nga ako pinaglihi. Ang galing, talagang himala. Sabi ko, syempre, bilang bata, na-amaze ako na sabi ko, pwede pala yun. Nangyayari pala yun. I mean, may Diyos pala na talagang dumidinig ng panalangin natin at ng mga banal. I mean, tumutulong talaga ang mga banal na kagaya ng Mala Patron na Santa Ursula para dinggin ng Diyos at ipagkaloob yung mga panalangin natin. So, doon nag-start yung kagustuhan kong laging magsimba, lalo na dito, syempre bilang bata, ang laking simbahan. Oo. Ang daming santo, mga puon at tinitingala ko. Pero takot pa ako dati sa giwang-giwang. Nasa indyero, no? Pero lagi, okay. lagi kaming nandito. At yun sa palagay ko ang palalim talaga ng pananampalataya ko sa Diyos at ng devotion ko kay Santa Ursula. Doon nagsimula. Laging sinasabi din ng mother ko na, alam mo ba, fetus ka pa lang. Nasa sinapupunan pa lang kita. Nagsisimba ka na. Sabi ko, ano nangyari yun? Diba? Kasi fetus pa lang eh. Hindi kasi tumutugtog ako eh. Tumutugtog ako sa simbahan. Eh nasa tiyan kita. So nasa tiyan pa lang kita, nagpapapuri sa Diyos ka na. Sabi ko yun. Kaya sabi ko, oo nga, ang galing. Dapat ko siyang, for me, sa murang edad, parang maisip ko na, dapat ko siyang i-express yung pananampalataya sa Diyos at pamimintuho sa Mahal na Patrona Santa Ursula. Kasi, diyan pala ako galing eh, sabi ko. I mean, dapat magkaroon ako ng utang na loob. Oh. Hindi lang sa Diyos, kundi sa tulong at panalangin ng Mahal na Patrona Santa Ursula. Yun ang pinagmulan ng buhay ko. Now, speaking of which, kasi since nabanggit mo na kung paano ka nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos at debosyon sa ating minamahal na patrona, paano ba ginagawa? Or paano mo na ipapakita ngayon yung debosyon kay Santa Ursula? Mula pa noon, Kuya Jester, pinangarap ko na makapag-serve dito sa parokya or sa aming kapilya sa pagsasakristan. Yung kagaya nung nabanggit ko nga rin, na dati pa, talagang nasa simbahan na ako. Magalaman na ako ng simbahan, naririnig ko na yung misa, kahit sabi mo wala pang isip nun or what. Pinangarap ko sa elementary ako na gusto kong magsakristan. Madalas, napapanaginipan ko sarili ko, naglalakad ako dyan sa aisle ng simbahan, may dala akong bell, or dala ko yung crucifix, yung cross. Pinangarap ko talaga maging sakristan. Ngayon, sinabi ko sa mother ko. Laging mother ko kasi siya lang naman lagi ang kasama ko. Oo. Sabi ko, Mami, gusto kong magsakristan. Kaso, kailangan umaten ng mga seminar sa Binangonan. Ang pamasahe noon
mula Barangay Ithan hanggang dito sa Kambayan ay 13 pesos lang. 13 pesos. Siguro 2009, 2010, around that those years. Hindi niya afford. Hindi namin ma-afford. Actually, naglalakad nga lang ako. Doon malapit lang yung bahay sa school. Naglalakad lang talaga ako para tipid pamasahe. Pero yung 13 pesos na yun, hindi namin ma-afford sa hirap din ng buhay. Kaya kahit anong kagustuhan ko, lagi ko siyang kinukumbinse. Mag-iipon ako ng baon, ganito, ganyan. Hindi na rin nakaipon kasi nga, minsan walang baon, minsan may baon man. 5 piso, 10 piso. Yung sapat lang. Kaya hindi ko natupad ba yung pangarap ko magsakristan. Ngayon, nakita ko yung organ, yung digital keyboard sa bahay. Sabi ko, ano kaya, mag-aral ako ng pagpapiyat, pagtungtog. So, in-explore ko siya. Pero bago ko ginawa yun, talagang pinaramdam ko, nagsisimba ako, pinaramdam ko sa Diyos, sabi ko, gusto ko talagang mag-serve. So, bahala na kayo yung ano ba talaga. Gusto ko mag-serve sa parokya, gusto ko mag-serve sa simbahan ni Santa Ursula dito sa Binangonan, sa simbahan ni San Juan Bautista, ang kapilya namin, siyang patron namin sa Ithan. Gusto kong makapagsilbi kasi yun nga, sa murang edad, parang gusto kong i-express yung pasasalamat ko sa Diyos at sa mahal na patron na Santa Ursula. Kasi hindi dahil sa kanila, syempre, wala ako dito sa mundo. Kaya sabi ko, no, kaya pag-aralan ko yung pagtumtong ng piano. So, iwan ko yung piano, aral ako. Wala pang YouTube noon. Hindi pa uso yung mga ganun-ganun dati. Hindi pa uso ang phone nun, yung ano pa eh. The keypad. Keypad. Or yung may inaangat o yung tinidikit na ganun. Wala pang YouTube nun. So, self-study ba? Parang nag-aral ako na ano. Hindi ako tinutukan ni mother ko na pag-aralan or turuan ako. Tatanungin ko lang, may ano dito yung do, yung re, yung mi. Kukuha ako ng isang music sheet. Paano ito basahin? Ano itong do? Ano yung ganito? So, ibig sabihin mula dun sa music sheet, dun ka talaga nagsimulang mag-aral. Dun lang. Sin manual. Manual. Ako lang talaga. So, kahit hanggang ngayon, yun, ipinagpapasalamat ko pa rin. Kasi isa siya sa mga malalaking himala din ng Diyos sa akin at ng mahal na patron na Santa Ursula. Dahil, meron mo lang nagturo sa akin, pero natuto ako. Sabi ko, bakit ako natuto? Siguro, may purpose to kung bakit binigay yung talent na yun. Unlike my mother, kasi nag-aral siya. I mean, nag-enroll siya sa piano lesson, guitar lesson, kasi wala talagang tumutugtog sa kapilya dati. Mga 19 forgotten. So, ako, wala talagang tumutok sa akin ang pag-aaral. Explore. Hanggang sa nag-start na ako, na tumugtog, hindi ko makakalimutan, February 17, 2013. Yun ang unang linggo yon kasi wala si mother nandito siya, or prex, dito nila yun ang prex. So, siyempre, gabado pa, dahil bago lang naman. Mata, ilang taon pa lang ako noon. 2013 yun eh, so 11. Actually, 10 pa lang. Si July nga ako, February yun. So, yun, sabi ko, isang malaking himala din yun na tinan mo, kung paano kuminos ang Diyos, kung paano niya tayo bigyan ng pagkakataon sa maraming bag, hindi niya ako pinagsakristan kasi may iba pala siyang plano sa akin. Which is mas maganda kasi ang daming pwedeng maging sakristan. Pero konti lang yung pwedeng pagkalooban ba ng talento na maging pianista, organista ng kapilya. Lumipas ang mga panahon, ako lang ang naging organista ng chapel namin for I think almost 10 years. Wow. More than 10 years. Something taon. At hanggang ngayon, syempre, di ba? Kaya sabi ko, ano to eh, ultimong itong ginagawa kong pag-express ng pasasalamat ko at utang na loob at
pananampalataya sa Diyos at pamamanata kay Santa Ursula, tinulungan nila ako na hindi ko magagawa yun ng hulang. Oo, syempre. Minsan kasi hindi natin nare-realize din na yung sagot ni God, sagot ng Panginoon sa atin ay hindi no. Minsan redirection na to. Binibigay lang tayo doon sa kung saan man tayong landas talaga naranapat. No, hindi siya direktang sumasagot ng ano eh. Ibibigay mo ba to sa akin o hindi? Ibibigay ko sa iyo yan, pero kung dadaan ako. Oh, minsan yes, minsan no talaga, or minsan wait lang, or minsan dito ka dapat. Mm. No, minsan talagang, or madalas, ginagay tayo ng ating Panginoon. At syempre sa tulong na rin ng ating mahal na ina, at ang ating patron na naman si Santa Ursula. No? So, matanong ko lang din na uno, no? Anong buhay yung mayroon ka bilang isang deboto? Bakit ganun? Bakit ganun ang ginagawa sa atin? Hindi niya madiretsang, ba't ganun ang ginagawa sa atin ng Diyos? Na ginagawa naman natin yung parte natin bilang mananampalataya. Bakit kailangan niya tayong pahirapan ng ganito?